Hi everyone, welcome to Sulit Tech Reviews. So nandito sa atin ngayon yung OnePlus 7 at gusto kong i-explain sa inyo kung bakit ko nasabi yung nabasa ninyo ngayon sa title. Yung OnePlus 7 ang pinakapaborito kong Android phone so far. Okay, so unbox muna natin syempre. Na-unbox ko na to before guys, siguro mga ilang days na rin yung nakakalipas. Kaya lang, nung in-unbox ko siya, nung vinideoan ko siya, wash out, na-excite na naman po ako doon kaya hindi ko masyadong naayos yung setup ng camera. So pasensya na guys. Pero kung napanood din nyo yung OnePlus 7 Pro, ganun na ganun din halos yung laman ng box na to. So makikita nyo na meron siyang parang ribbon dito na red, tanggalin natin to. At papansin nyo na merong Chinese character dito sa mismong ribbon niya. Ayan. So, ibig sabihin guys, i-explain ko sa inyo mamaya. Pero hindi ito yung global version ng OnePlus 7. Pero mamaya, babalikan natin yan. Okay, so ngayon, itong box, white pa rin. OnePlus logo dito sa taas. Tapos merong 7. Ayan. Merong 7 na naka-engraved sa box. OnePlus 7 sa gilid. Dito sa ilalim ng box, makikita natin yung variant na bubuksan natin ngayon. So, 8GB of RAM at 256GB of internal storage. Ito yung pinakamataas na variant ng OnePlus 7, guys. At ang price pala nito ngayon sa Digital Walker. Digital Walker po ang nag-provide sa atin ng unit para ma-review natin. 23,990 pesos. Okay, pero bago natin ituloy guys yung pag-review natin sa OnePlus 7, gusto ko munang i-remind kayo ulit dun sa app na nabanggit ko ilang videos na rin yung nakakaraan, yung Shopback. Ito yun guys. Baka hindi nyo pa na-download, i-download nyo na, nandiyan yung link sa description sa baba. At kapag nakapag-sign up kayo, meron kayong 100 pesos na sign up bonus. So itong Shopback guys, ito yung malaking tulong sa atin kapag nag-shopping tayo sa Lazada. Lalo na kung gusto nating bumili ng OnePlus 7 kasi meron tayong cashback na matatanggap. Ano yung cashback? Ito yung description niyan. Totoong cash yun na talagang babalik sa atin kapag ginamit natin itong Shopback. Kapag nag-shopping tayo sa Lazada, Zalora, Shopee, NordVPN at marami pang iba. Okay, so ito yung interface niya. So, lakihan natin. Yan itsura kapag in-open natin yung Shopback. So, katulad na sinabi ko kanina, pwede nating piliin yung Lazada, Zalora, Shopee, at kahit yung NordVPN, guys. Kung gusto nating bumili ng subscription dito, pwedeng-pwede para meron tayong cashback. So, testing muna natin siya ngayon sa Lazada. I-click lang natin tong Lazada icon, tapos continue to app. Yun yung i-click natin sa baba. Okay, bili tayo ng dalawang wedge pillow. Okay, so worth 1,000 plus yan. Tapos, pwedeng cash on delivery kung yun ang gusto natin. Tapos, yun na yun. Tapos, pagkalipas sa ilang araw, makikita nyo notification na to. At pag in-open nyo yung Shopback ninyo, makikita nyo na meron talagang bumalik sa inyong cashback. So, yun. Download nyo guys yung Shopback dahil malaking tulong yan sa atin. Okay, so balik tayo guys dito sa OnePlus 7. So, 27,000 yung price na ngayon. Sulit ba yun? Mamaya malalaman natin. At gusto ko explain talaga sa inyo kung bakit siya yung naging paborito kong Android phone sa ngayon. So, unbox muna natin. Tanggalin natin tong top part. So, ito yung wallet ng phone. Kung mapapansin ninyo, wala na yung phone dito. So, meron siyang document sleeve ulit dito. Tanggalin natin. Yan, document sleeve. At sa loob niyan, nandito yung case ng phone. Tapos, mga documentation at yung letter. Itong letter ulit dun sa OnePlus 7 Pro. Meron din ito. Ayan o. Pwede nating buksan at basahin na sa loob. Pero hindi ko yun magagawa kasi nga, renovide lang to ng Digital Walker. Okay, so balik natin to dito. So, nandito rin yung dash charger ng OnePlus 7. Okay, hindi to warp charger guys. Dash charger lang siya. At syempre, not the least, yung kanyang USB Type-C cable na sobrang ganda ng kulay kasi kulay pula. Yan, hindi siya dumihin. Okay, so ito na yung phone guys. Nakasuot yung kanyang jelly case. Ito yung jelly case niya. Ayan o, makapal-kapal siya. Hindi katulad ng maninipis na jelly case na typical nating nakukuha o usual natin nakukuha sa mga phones ngayon. At ang good news dyan, merong screen protector na naka-install dito sa OnePlus 7. Okay, dun muna tayo sa specification ng OnePlus 7. Halos wala silang difference ng OnePlus 7 Pro. Well, actually, meron din. Dun muna tayo sa display. So, meron itong 6.4 inches, 1080p display, 402 ppi density, Corning Gorilla Glass 6, at Optic AMOLED display. Si OnePlus 7 Pro, naka Fluid AMOLED, 6.6 inches, 1440p display, 516 ppi density, at Corning Gorilla Glass 5. Wala naman difference nun? Well, yung Optic AMOLED display na ginamit dito kay OnePlus 7 ay wala naman difference sa iba pang AMOLED, Super AMOLED screen ng Samsung or iba pang devices. Nire-rebrand lang nila yon. Gusto lang nilang may matawag sila sa sarili nilang AMOLED display. Pero in layman's term, AMOLED lang siya, normal na AMOLED
AMOLED screen. Samantalang yung Fluid AMOLED screen ay hindi lang basta-basta AMOLED screen kasi capable siya sa 90 Hz na screen refresh rate. So, yun yung malaking difference nilang dalawa. Medyo may edge tong si OnePlus 7 kay Pro kasi Corning Gorilla Glass 6 ang ginamit dito samantalang yung kay Pro ay Corning Gorilla Glass 5 lang. Pero ulitin ko, si OnePlus 7 ay walang 90 Hz screen refresh rate. Okay, pagdating naman sa chipset guys, doon sila similar na similar. Snapdragon 855 7nm, kahit sa clock speed, pareha-pareha sila. 2.84GHz, 2.4GHz at 1.7GHz at Adreno 640. Pagdating naman sa storage, parehas lang walang SD card slot. Pagdating naman sa variant, mas madami yung Pro kasi itong sa OnePlus 7, merong dalawa lang na variant. 128, 6GB of RAM at itong 256, 8GB of RAM. Yung OnePlus 7 Pro, hanggang 256, 12GB of RAM. Doon naman tayo sa camera guys. Kung mapapansin niyo meron siyang dual camera setup lang, samantalang si Pro ay triple camera setup. Doon meron silang malaking difference guys. Itong OnePlus 7 ay merong 48MP 1.7 aperture na primary camera at 5MP 2.4 depth sensor. Lahat na kayang i-shoot na video resolution ng OnePlus 7 Pro ay kaya rin ng OnePlus 7. Pagdating naman sa selfie camera, yung OnePlus 7 Pro, alam nating lahat na merong motorized pop-up 16MP 2.0 aperture na selfie camera. Ito naman, 16MP din, pero hindi motorized pop-up, meron siyang notch at hindi wide angle yung selfie camera niya. Okay, lastly, dun tayo guys sa battery. Itong OnePlus 7 ay merong 3,700mAh na battery at capable sa fast battery charging na 20 watts. Kaya yung charger na pinakita ko sa inyo kanina, dash charger lang siya, hindi siya warp charger kasi hanggang 20 watts lang yung kaya ng OnePlus 7. Samantalang yung OnePlus 7 Pro, yung kasama niya ay warp charger kasi kaya niya hanggang 30 watts na fast charging at yung battery nun, 4,000mAh na battery. Okay, tapos na tayo sa specification guys. Inuna ko yun kasi at least meron na kayong idea ngayon kung anong difference nilang dalawa at mas magkakaroon ng sense kapag sinabi ko yung mga nagustuhan ko rito at kung bakit mas gusto ko to kesa dun sa Pro. Okay, syempre guys, bago ko umpisahan yung review ko dito, meron tayong mga sarili-sariling preferences pagdating sa pagpili ng phone. Para sa akin lang kasi, kapag matibay yung phone, maganda yung display, mabilis, okay na sa akin yun. Maganda yung camera, okay na sa akin yun. So, ayoko na yung masyadong mahal, pero meron namang mas mura na pwedeng yun na lang. Okay? So, yun ang pag-usapan natin ngayon. Okay, dun muna tayo guys sa under display fingerprint scanner ng OnePlus 7. Tingnan natin kung same speed sila. Okay, sobrang bilis. Isa pa. Isa pa. So, sobrang bilis. Wala akong makitang difference, hindi kalugi dito kumpara kay OnePlus 7 Pro. Pagdating sa under display fingerprint scanner. Okay, dito tayo ngayon sa display. So, makikita ninyo, kagaya nung sinabi ko kanina, 1080p display, tapos 6.4 inches lang, tapos 402 ppi. So, downgrade to talaga kumpara dun sa Pro. Pero malaki ba yung difference? Pagdating sa quality, sa color, sa lahat-lahat in general, wala kang makikita halos na difference. Ang difference lang talaga ay yung screen refresh rate. Normal na normal to guys, na display. Hindi siya, wala siyang 60Hz, wala siyang 90Hz na screen refresh rate. Yun yung makikita mong malaking difference dito. Kasi dun kay Pro talaga, dun ka una mabibilib sa kanya. Yung screen refresh rate niya na 90Hz, sobrang smooth talaga, grabe. Parang ang bilis magbukas ng mga application dahil dun. Pero same lang naman, mabilis lang talaga gumalaw yung screen nun. Ang advantage naman ito guys, dahil wala siyang 90Hz na screen refresh rate, tapos mas maliit yung screen niya, mas tatagal guys yung battery life niya. Kung ikukumpara natin dun sa GSM Arena, yung endurance rating ng OnePlus 7 Pro ay 85 hours, which is more or less 5 or 6 screen on time. Samantalang ito, 102 hours of endurance rating. So more or less 7 to 9 hours of screen on time. Ganon kalaki yung makukuha mong power dito dahil wala siyang ganon kabilis na screen refresh rate. Okay, pagdating naman sa performance guys, syempre ano pa bang gagawin natin para matest yan? Mag-Antutu benchmark tayo. Pero bago natin gawin yan, ito muna yung Antutu benchmark score ng OnePlus 7 Pro. 369,253. Yan yung score nung review natin ni OnePlus 7 Pro. So ngayon, tingnan natin kung malaki ba yung difference pagdating dito kay OnePlus 7. Okay, total score natin guys ay 368,912. Ulitin ko yung OnePlus 7 Pro kanina, 369,253. So, kagaya ng mapapansin ninyo, hindi ganun kalaki yung difference nila pagdating sa performance. Hindi mo mararamdaman yung less than 1,000 nilang difference. Okay, check natin siya ngayon sa Asphalt 9. So, ito yung speaker niya guys. Pwede na rin natin itest dito pa lang. Ayan. Stereo speakers, meron dito, meron din dito.
sobrang smooth guys. As in, walang lag, walang frame drops, or kahit ano, basta sobrang smooth talaga. Lahat ng graphics na generate niya, merong motion blur, lahat detail na detail yung buong game. Sobrang ganda ng experience ng gaming dito kay OnePlus 7. At ganun na ganun din naman yung experience ko kay OnePlus 7 Pro. Okay, next na pag-uusapan natin yung isa sa pinakamalaking difference nila guys ay yung camera sa likod. So meron lang siyang dual camera setup, 48 megapixels, 1.7 aperture yung primary camera niya, tsaka 5 megapixels, 2.4 aperture yung secondary camera niya or yung depth sensor camera niya. So tingnan natin lahat ng photos na nakunan ko gamit yung OnePlus 7. So ano sa tingin nyo guys? Para sa akin, sobrang sharp ng images, sobrang ganda ng video quality kapag ito yung ginamit mo. Wala akong makita ng difference eh. Parehas sulit yung camera nila. Siguro wala lang tong ultra-wide kumpara dun kay OnePlus 7 Pro. Pero sa akin kasi hindi masyadong big deal yun. Pero sa inyo siguro baka maging deal breaker yun, yung ultra-wide camera ng OnePlus 7 Pro. Wala yung dito kay OnePlus 7. So nasa sa inyo na yun. Pero para sa akin lang, walang difference. Okay, last but not the least ay yung build quality ng OnePlus 7 versus sa OnePlus 7 Pro. Okay, ito lang masasabi ko guys. Mas fragile yun kesa dito. Mas maaasahan mo yung tibay kumpara dun sa OnePlus 7 Pro. Kasi kapag nabagsak mo yun, palagi kong sinasabi sa inyo, kapag may retractable or moving parts ang isang phone, mas madaling masira yun kesa sa mga ganitong standard phone lang na walang moving parts. Alam natin na merong protection or security feature yung OnePlus 7 Pro na kapag nabagsak mo siya or nalaglag mo siya, yung retractable camera niya biglang bababa. Yes, tama kayo doon. Pero kapag nabagsak niyo yung phone kahit na hindi nakalitaw yung camera, mapapanatag ba kayo na talagang hindi naapektuhan yung retractable camera or mas malala pa yung ibang components nito? At mas gusto ko talaga yung mga ganitong phone lang na wala akong inintindi, basta gagamitin ko lang. Okay guys, so ulitin ko lang yung mga reasons ko kung bakit ko nasabing ito yung pinakapaboritong phone ko or Android phone sa ngayon. Ulitin ko ha, pinakapaboritong Android phone, hindi pinakapaboritong phone sa lahat. Android phone lang. Okay, number one kong reason, build quality. Wala siyang moving parts, so safe na safe to. Kung sakali man na mabagsak natin tong phone na to, wala tayong iintindihing moving parts sa loob. Number two, mas matagal yung battery life nito kaysa sa OnePlus 7 Pro dahil wala itong 90Hz na screen refresh rate na kung tutuusin naman talaga, hindi naman natin kailangan yan sa araw-araw. Pangatlo, yung price ng OnePlus 7, uulitin ko, 26,990 pesos. Samantalang yung OnePlus 7 Pro, 46,990 pesos. Guys, kalahati yung difference nila. So, isave mo na yung 20,000 mo para sa mas mahalaga pang bagay sa buhay mo. Kesa naman, ispend mo doon sa isang phone na kung tutusin, ikapareho lang naman ng mas murang phone katulad ng OnePlus 7. Pero syempre, iba-iba tayo ng preference. Ako lang naman yun guys. Kini-recommend ko lang sa inyo na kung gusto nyo makatipid, dito na lang kayo kay OnePlus 7. Masyado na kasing overkill yung specs. Siguro kung talagang kailangan nyo sa buhay yun, 90Hz, hindi ko alam kung bakit. Pero kung talagang kailangan nyo yun, well, go ahead. Pero kung hindi naman, kung normal user kayo, kagaya ko, average user lang, hindi naman ako nage-games or nage-edit ng videos dito kay OnePlus 7, dito na lang kayo kay OnePlus 7. Nakatipid kayo ng 20,000 pesos guys. Guys, ang laki nun. Okay, last but not the least pala, bago ko makalimutan at bago tayo magtapos guys, itong binanggit ko kanina, OnePlus 7, Gobian Speed, tapos sa taas nung ribbon nito, merong Chinese characters na hindi natin alam kung anong basa dyan. Pero ito kasi guys, itong OnePlus 7 ng Digital Walker PH, China version to na OnePlus 7, tapos upgraded siya to Oxygen OS na merong Google Play Store. Kaya yun yung reason guys kung bakit mas mura din itong OnePlus 7. Pero yung overall na UI niya guys, walang difference dun sa OnePlus 7 Pro. So may enjoy nyo lahat ng
features at performance ng OxygenOS. Okay, so sulit po guys, si OnePlus 7, siguro naman alam yun yung sagot. Syempre sulit siya para sa 27,000, ganito nakatindi yung specs ng phone na to. So kung gusto nyo itong mabili, ulitin ko lang, Digital Walker PH, punta lang kayo sa kanilang Facebook page, meron din silang Lazada page, at meron silang mga physical stores sa mga SM malls, katulad ng SM North, meron din sila sa Trinoma at marami pang iba. At yung binanggit ko kanina guys, please download kayo ng Shopback para makatipid tayo kapag shopping tayo sa Lazada. Nandiyan yung link sa description sa baba. Okay, yun lang muna guys. Maraming salamat ulit sa panonood. Para sa samot sa aring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.